Ang masarap na kasava, may pie version na. Presenting creamy buko kasava pie na mas pinasarap ng pie crust at buko with cheese on top. Bukod sa hindi maitatago, ang sarap kitang-kitang-kita rin sa negosyo yan. Mm-hmm. At ituturo yan sa atin this morning. We eat girl love. We love. Saan ba sila kumukuha ng kasava na ginagamit sa kanilang buko kasava pie? Nako, 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 eto na nga. Alam nyo ba na yung kanilang mga ingredients ay fresh na fresh dahil lang gagaling pa sa Baler. Meron silang bukuhan doon, meron din silang kasabahan, mga kapuso. Kaya naman ang kanilang produkto, makakasiguro kayo na talaga namang sariwa ang kanilang mga ingredients na inihahalo. At ngayong umaga, isang pinalong Thursday morning po ang ihahatid namin sa inyo dahil isang masarap na buko kasava pie with cheese on top ang ating pagsasaluhan. At syempre ngayong umaga, makakausap din natin ang nag-create niya, Miss Leonora Pagaling! Magaling, magaling, magaling. Good morning po, Nanay Leonora! And good morning po sa lahat, pati sa mga kapuso. Paano ginagawa yan? Mahirap pa ba dali? Ang una po natin gagawin dito ay ating kakaluhan. Okay, akad ka rin. So, ang isusunod natin ay ano po? So, after natin makasad, ito na sa? Ayan. Bali na yung ano yan, piligan nyo po? Ah, piligan po natin para hindi rin siya masyadong matabaw. Ano na po yung susunod pong gagawin na eh? Pagsasama-samahin lang po natin. Isa po, po tayo mag-sister. Kasabang ni Pinagdad. Meron po tayong gatas. Meron po tayong sugar. Pwede po sa inyo kung paano nyo nalagyan na sugar kasi marami po sa consist na yan ayaw nang matabi. Wala po sa ating nagawang dog. So, ito po siya. Yan. Ito yung sinis niya. Okay. Yes. Ano na po yung isusunod natin pag nagawa na po natin yan? I-prepare na natin ang next week po ng ating mga ingredients. Asukal, gatas, kasaba. Ito na po siya. Pinagsama-sama po natin. Then, nagawin din natin yung buko. Okay. Asusunod natin gagawin. Kumbaga, kumbaga pantay-pantay lahat. Ang dami pala. Opo, marami po talaga yan. Pagkatapos yan, Nay, ipapasok na po natin po sa oven. After 30 minutes sa oven, ano na po ang magiging resulta ng inyong buko kasava pie? Ito na po yung magiging resulta niya. Ilan po natin ang kesa sa ibabaw. Ready natin yung buko. Pagkapag ito po yung ating ihahayin na sa ating pamilya. Magkano naman po ang ganyang kalaking buko kasava pie? 190 po sa retail price namin. Pero kapag gusto nyo po na maging reseller or gusto nyo na makamura, sa minimum 10 boxes na pwede ko na ibigay ng 150. Gusto kong malaman, Nay, magkano ba ang pwedeng gawing puhunan ng isang gustong mag-umpisa ng buko kasava pie na business? Kapag po tayo may 1,000 pesos, lagi po tayo mag-spend sa 1,000 pesos. Para kapag ano man po ang mangyari, hindi tayo matatanggal. Pero sa 1,000 pesos, kaya natin bumili ng kusinang kilo ng kamoting kahoy. Meron tayong bukong inayon. Meron din tayong mga tea, sugar, gatas. Sa pag-sinip sama-sama natin lahat siya at nagawa natin yung kasaba pie, pwede po tayo kumita ng more than 500 pesos. It's only estimated 520. Napakahusay! Maraming maraming salamat, Nanay Leonora. Pero ito, tanong ko, ang shelf life niyan, gaano ba katagal? Ang shelf life po niya ito, kapag 24 hours, nasa labas po tayo ng... hindi siya nananaligan, 24 hours siya. Kaya kapag direct po natin, yung temperature. Tapos, careful tayong ginagawa sa kanya para mas matatag yung shelf life niya and then pwede natin ipadala sa mga mahal natin sa kung sinapag siya, sa malayo po siya. Iba ba yung saklang natin to? 30 days po yung kanya ipadala. Wala sa artificial, wala pong preservative. Very natural. Ganda! Ang ganda nung ano rin ng idea na yun, Nanay, yung tatagal ng 30 days. Para sa mga kitang-kita ang kita, info and tip, aba, kailangan lagi lang kayong tumutok. Dito lang po sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Saan nga ba, Nanay?